Kapuguri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si Santa Rita ng Kasya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong umiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa,
ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog, nasayaman nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos,
tayo po ay nilikha niyang kanyang kawangis. At tandaan po natin, mga kapatid, na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda at mabuti. Kaya nga nangangahulugan na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede niyo po bang sabihin sa sarili ninyo, mabuti ako? Parang ayaw nung iba. Na parang mas gustong sabihin, masama ako. Ano? Pero alam natin na tayong lahat ay may taglay na kabutihan dahil tayo po ay nilikha ng Diyos. Pero tandaan din natin, mga kapatid, na kahit na tayo ay may taglay na kabutihan, may mga pagkakataon na tayo ay nagiging makasalanan. May mga pagkakataon na tayo ay may panghihina sa buhay. May mga pagkakataon na tayo ay nadadapa sa buhay. Dahil kung tutuusin, kahit may taglay tayong kabutihan, alam natin na tayo ay hindi perpekto. Kahit tayo ay may taglay na kabutihan, alam natin na tayo din ay may taglay na kahinaan. Pero kung tayo po ay isa sa isip natin ang bagay na tayo ay nilikha ng mabuti, dapat ito ay pangatawanan natin. Bakit? Dahil may mga pagkakataon minsan na kapag tayo ay nagkakasala, pinapakatawanan din natin yung pagkakasala. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nagkasala ka. At anong madalas nating rason kapag tayo ay nagkasala? Tao lang. Tao lang ako. May kahinaan ako. Pero pwede ba natin baliktarin yung ganung pag-uunawa? Na tayo ay hindi tao lang, kundi tayo ay tao na nilikha ng Diyos. Tayo ay tao na kawangis ng Diyos. Na tayo ay tao na may taglay na kabutihan at nangangahulugan na sa buhay na ito may pagsusumikap hindi upang magkasala, kundi nagsusumikap upang pangatawanan na tayo ay mabuti at maganda dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagkasala, kung ikaw ay nadapa, sabihin mo tao ka. At kapag ikaw ay tao, nangangahulugan na ikaw ay nagsusumikap magpakabuti dahil ikaw, tayong lahat, ay nilikhang kawangis ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa araw na ito? Mapapansin po natin sa huling pangungusap ng ating pong unang pagbasang napakinggan mula sa sulat ni Apostol Santiago, sabi niya, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sa madaling salita, mga kapatid, tayong lahat ay tinatawag magpakabuti. Pero maraming mga pagkakataon sa buhay natin, ganito din naman ang ating mga linyahan. Wala naman akong ginagawang masama. Pero ang tanong, wala kang ginagawang masama, pero meron ka bang ginagawang mabuti? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang panawagan sa ating lahat na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At sa paglikha sa atin ng Diyos, tayo ay nilikha niyang mabuti. At kung tayong nilikha ng Diyos na mabuti, pangatawanan natin yon. Dahil ang Diyos, hindi niya nilikha ang taong maging makasalanan. Bagkos ang nilikha ng Diyos ay taong nagsusumikap magpakabuti. Nagsusumikap na maging tunay na kawangis ng Diyos.
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipatuloy nating ipanalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, tulungan niyo po kaming maging kagaya ninyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, tunay nawa po na kayo ay maging kawangis namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Ang ating panalangin, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik-loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ng lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaburehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na talaga sa sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nilang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya lahat sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Sa mundo.
Talik kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal na grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, huhugas sa mga sala. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaaalalahanan po ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hangga. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.